So, mga kagwapo. So, ngayon, ito na yung sabi ko sa inyo, pag-uusapan natin. Dahil, gusto mo ba magkaroon ng negosyong milk tea, pero hindi mo pa alam kung magkano nga ba ang gasto mo, gagastusin mo, at magkano nga ba ang kikitain mo. So, ngayon, ito yung ipapakita ko sa inyo ngayon at pag-uusapan natin. So, ang agenda natin ngayon, of course, ipapakita natin sa inyo yung ating mismong physical store or food cart ng ating milk tea. Then, pangalawa, at ipapakita ko din sa inyo ngayon kung paano mag-order yung mga customer natin para makita nyo and physical na talagang gusto ng mga tao yung milk tea. So, pangalawa, ipapakita ko sa inyo yung sample computation natin kung magkano nga ba ang kikitain mo at gagastusin mo. So, ito, panoorin nyo. So, mga kagwapo, ito na yung ating mga, ito na yung ating food cart. So, ayan. So, yan yung food cart natin. Para maipakita ko rin sa inyo na talagang mayroon tayong Fruvian and Tasted na physical store ng ating milk tea. So it's just a basic to offer it your milk tea. Kasi nga lang food cart siya. So ayan, makikita natin yung food cart natin. Hindi siya yung food cart na maliit lang, kundi mayroon siyang dalawang upuan. Apat na upuan. So, isa dito sa harap, isa doon sa dulo, then dito sa dulo, mayroon din dyan sa pinakadulo. So, bali mayroon tayong tatlong upuan, so pwede siya apat, actually dalawa sana dito sa dito sa harap, dalawa, pero kaso nga lang social distancing, so yan, isa lang. So, ayan. Ayan po yung food cart natin. Ayan po yung brand name natin, The Purity of Davao. So, ayan po yung food cart natin. So, makikita nyo po, hindi siya gaano kaliit at hindi naman malaki. So, pwede na mag-dine in. Although na food cart siya, pero suggestion ko, pwede mag-dine in yung customer nyo. So, tamang-tama lang. So, ipapakita ko sa inyo. Mayroon, ito yung sa likod niya. Mayroon din tayong dalawang upuan dito sa likod para sa ating mga crew. So, mayroon din tayong food panda. So, yan. Mayroon din tayong food panda para sa ating mga online orders. So, ayan. So, ngayon, since na ipakita ko sa inyo yung food cart natin, para ma-idea na rin kayo, so, pag-usapan naman natin. Ipakita ko muna sa inyo na pag may mag-order ng customer, para makita talaga natin in physical na talagang sa store natin is talagang may umorder at saka may talagang hilig talaga nila yung milk tea. So, ito yung mga flavors natin. So, ayan. So, marami tayong flavors dyan. So, ayan, yung tarfuli natin, yung mino natin. Okay. So, ngayon, tingnan naman natin. Panorin nyo kung paano pag may customer tayo na nag-order ng kanilang flavor na gusto. So, ito, panorin nyo to. Amison, ma'am. Ha? Amison.
Kami plastik bag lang ako.
So mga kagwapo, nakita nyo na. So kayo ba'y na-inspired? At yon. So ganun lang kadali. Ganun lang kadali mag-operate ng ating milk tea business. So ngayon ay nakita nyo na yung physical store natin. So pag-uusapan natin kung magkaano nga ba ang ginastos natin doon. At saka magkaano nga ba yung ginastos natin sa mga ingredients natin, mga equipments natin. Magkaano na rin ang kita mo sa isang araw sa first serve, magkano nga ba? At magkano nga ba ang gagastusin mo doon? First serve, per day. So, ito, ipapakita ko sa inyo. So, hopefully, magkaroon kayo ng idea dito. Pero bago ko ipakita sa inyo yung competition natin, bakit nga ba mayroon akong idea na ganito? O bakit ko kayo nabigyan ng idea ng ganito? Para o matulungan ng may share sa inyo ang aking munting kaalaman para makapag-offerate kayo ng inyong milk tea business. Bakit nga ba? Bakit nga ba maniwala kayo sa akin? O hindi ko naman sinasabi na maniwala kayo sa akin. Pero bakit ko na ipapakita sa inyo yung ganito? Siyempre, of course, ako ay may kunting experience regarding sa milk tea business because I've been the sales agent or ahinte for more than 2 years. Sa franchising ng milk tea. Of course, hindi lang milk tea yung pina-franchise ng franchising ng company namin. There are a lot of food businesses yung franchise ng company namin. So, I have an experience regarding that. So, mayroon akong kunting kaalaman. Pangalawa, mayroon akong milk tea business mismo. So, yon. Ganun po kaya mag-share sa inyo ng ganito. At saka kaya sana ma-inspired kayo. So, ito. Ipapakita ko sa inyo. Okay. I-on natin yung ating screen record para makita nyo. Kasi mayroon tayong sample competition. So, mga kagwapo. So, ayan. Nakikita nyo. Ayan yung ating costing and profit per serve. So, yan. So, kung nakikita nyo, so, i-on ko muna yung edit para makagamit tayo ng arrow. So, ayan. So, ayan po yung costing natin for serve sa ating 22 ounce. Yung sample po natin is 22 ounce. So, magkano nga ba yung gastos mo or capital mo sa isang serve. So, at saka magkano ba yung kita mo. So, ito. So, ipapakita ko sa inyo detail by detail, of course.
So ayan. So sa cups na sa cup natin, straw, lid and plastic bag. So gagasto ka ng 6.55 pesos. So sa flavor mo, sa yung sa flavor mo, mayroon kang 12.5 na na capital sa non-dairy creamer mo. Of course, mayroon kang 6 pesos na capital. Then sa pearl, mayroon kang 4 pesos. Sa black tea, mayroon kang 1 peso. Sa yellow mo or sa ice, mayroon kang 1 peso. Sa syrup natin or any syrup na gagamitin mo, so magkokos yan ng 7.5. So i-add natin yan lahat, i-add natin ito lahat, so mayroon kang costing na 37.5. So 37.5 yung gagastuhin natin for serve sa isang cup na milk tea na 22 ounce. So pag binenta natin siya ng 90 pesos, ayan, yung SRP natin, 90 pesos yung SRP natin. So, yan. Yan na. Ito na yung 90 pesos natin na SRP. So, bawasin natin yung, bawasin natin doon sa 97 pesos natin yung ating 37.5 pesos na capital. So, ayan. So, ang matitira is 52.5 pesos. So, mayroon kang 52.5 pesos. Again, 52.5 pesos. Ganun po ang kita mo for sure. So, magkano nga ba per day? So, pagpalagay natin 20 cups a day. Pinakamaliit na yan. 20 cups a day per day. So, mayroon kang yung 20 cups na profit mo sa isang cup. So, times natin siya. I-times natin siya ng yung 20 cups times 52.5, yun yung kita natin sa per cup. So ang kalalabasan is meron kang 1050 a day profit margin mo. So yan yung estimated kita mo sa pinakamaliit na yung 20 cups sa isang araw. So meron kang 1050. So yan yung pinakamaliit na ating estimated na income. So per day, ganun po, 1,500. So, magkano nga ba sa isang buwan yung pinakamaliit na estimated kita natin? So, meron tayong 1,050. Yan yung 40 natin. 1,050. I-times lang natin yan ng 30. So, 31,500. So, meron kang 31,500 per month. Again, 31,500. So, yan po mga kagwapo yung kabuuan ng ating kita sa isang buwan. So, pinakamaliit na yan, estimated income natin. So, ngayon alam mo na. Ngayon dito tayo, of course, pagka business-minded ka nga naman, so, kailangan alam mo kung magkano nga ba ang capital mo. So, kasi gusto mo magtayo ng negosyo nga. So, kailangan malaman mo magkano yung capital mo. So, dito tayo sa ating capital. Unahin natin yung equipments, yung mga gagamitin mo. So, ayan. Mauna tayo sa seeker. So, two pieces. So, mayroon tayong 350 yung gasto dyan. Sa phone, sa powder's cover, sa yung pang-tackle natin. So, 80 pesos yan, 2 pieces. Sa first cover, meron kang isa lang yung gagamitin natin. So, 80 pesos yung cost niya. Sa jigger, mayroon tayong 80 pesos, one piece lang yung gagamitin natin. Sa jug or tea barrel, 320. Pwede thermos lang muna o tea or jug yung gagamitin natin para hindi muna expensive. Kasi yung tea barrel mahal, 1,300 ata minimum. So of course, dito tayo sa strainer natin. So 1,000, so meron kang 45 plastic jar, 11 pieces. Cost of 500. Sa bowl strainer, meron kang 130. Sa ice box, meron kang 200. Sa ice holder, meron kang 50 pesos. So, pag tinotal natin lahat yung equipments natin, tinotal natin, ang kakalabasan na magiging capital mo is 1,835 sa equipments. 1,835. So, dito tayo sa ingredients at mga disposables na kasama na yung mga cups natin, true. So sa calf, 100 pieces yung cups, so 280.
So straw 100 pesos. So 85 yung costing mo. Sa lead or pangtakip 100 pieces din. So 240. So sa plastic bag 100 pieces din. Then 50 pesos. Dito tayo sa flavor natin. Estimated yung flavor natin 5,000 grams. So 10 flavors. So nasa 1,500. Kasi mayroon naman half kilo na binibenta na ng mga supplier. So nandiri creamer natin 3 kilos. So 450. Kasi usually 150 lang yung nandiri creamer. Sa fur natin 3 kilos. So mayroon tayong 300. Usually tag 100 per kilo yan. Sa black tea natin, dito sa black tea natin mayroon tayong 1 kilo. Then 225. Dito tayo sa syrup natin 250 milligram 190. So total ng disposable natin kasama na doon yung mga cups true. So mayroon tayong 3,320 sa mga disposal natin saka sa flavors. So pag pinagsama natin yan, pinagsama natin yung equipments saka ingredients and mga disposables natin. So 1,835 na equipments plus ingredients na 3,200. So yan. Yan na yung magiging capital mo para makapag-foot up ka ng small business mo. So yan. 5,155. Again, 5,155. So mga kagwapo, sobrang late lang po ng magiging puhunan nyo para maka-build kayo ng inyong business. So ganun po. 5,155. Actually, medyo mababa pa dyan kung bababaan nyo yung ingredients. Medyo mas konti pa dyan yung capital. So that's medyo malaki-laki na yan. So wala pa dyan yung food cart natin. So sa food cart natin, kayo yung mag-decide. So usually nasa pagpalagay natin yung food cart 6,000 to 12,000. So kung gagamit kayo ng food cart, so sobrang late lang po ng inyong magiging puhunan. So yan mga kagwapo. So hopefully balik tayo. So ayun mga kagwapo. So nakita nyo yung pinakita ko sa inyo. Actually, sobrang detalyado ng pinakita ko sa inyo. So, again, magkano nga ba yung capital mo for magkano yung puhunan mo? So, that's 5,155 only para makapag-put up ka ng business mo na milk station. So, ganun lang po kaliit. So, magkano nga ba kita mo for serve? 52.5 pesos sa isang serve. Per day, 1,050 estimated pinakamaliit na kita mo. Sa isang buwan, 31,500 estimated pinakamaliit. So, ganun po yung summary natin doon sa discussion ko kanina. So, actually, sobrang laking tulong yun, mga kagwapo. Dahil only marketing consultant who was able to discuss with that sample computation na yung may mga malawak lang na kaalaman regarding sa sa marketing, kasi yung iba is hindi nila kaya ipakita yung ganun, yung napaka-detalyado. So kaya nila ipakita lahat ng costing. So malaking tulong yun dahil naipakita ko sa inyo lahat. So ginamit ko lang yung pagka-professional ko sa marketing para ma-share ko din sa inyo. At sabi ko nga dati, nagbibigay tayo ng libreng kaalaman. So, yun mga kagwapo. So, marami pa tayong mga food businesses na i-upload. So, maraming salamat sa inyong suporta. So, sa ulitin mga kagwapo.